ng katok ang pumukaw kay Annika habang namamahinga siya sa loob ng kanyang silid. Hindi naman siya sumagot at maya-maya pa, iniluwa na noon ang mukha ni Sandro. May pag-aalala sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Ayos ka lang ba?" tanong nito sa kanya nang makalapit na sa kama. "I'm sorry. Dahil sa akin kaya nasangkot kayo sa gulong ito, Sandro." Sincero niyang hingi ng paumanhin. "It's not your fault, Annika. Kagustuhan kong tulungan ka at isa pa. This war had already begun a long time ago, before you came. Kaya dapat lang natapusin na namin ito." Puno ng determinasyon nitong Saad. Siya man ay nanahimik na lang at hindi na inungkat pa ang bagay na tungkol sa sinabi nito. Ilang oras ang nakalipas matapos nilang mag-usap ni Sandro, pansin niya ang mas pagdami pa ng mga bantay sa paligid. Marahil sinisigurado na lalaki ang seguridad niya sa poder nito. Napabuntong hininga na lang siya at naglakad na patungo sa kanyang silid, pero napahinto siya nang mag-ring ang telepono sa salas. Luminga siya sa paligid at nakitang abala ang mga katulong sa kani-kanilang gawain. Kaya naman dinampot na niya ang telepono para sagutin. "Hello? Hello? My daughter-in-law." Ani na isang pamilyar na boses. Nalaki ang kanyang mga mata at gulat na napatingin sa hawak na telepono. It was her father-in-law, Vincent. Muli niyang inilibot ang tingin sa paligid, pero ganoon pa rin. Abala pa rin ang mga katulong sa gawaing bahay. May ilan namang bantay ang napadako ang tingin sa kanya, pero hindi naman lumapit. Pilit niyang pinakalma ang sarili at pinalabas na natural lamang siyang nakikipag-usap sa kakilala para hindi maghinala ang mga nagbabantay sa kanya. Mukhang dininig naman ng langit ang dalangin niya na makahanap ng paraan kung paano matulungan si Acer. "Anong kailangan mo?" formal niyang tanong. "I will not beat around the bush, Annika. I want you in exchange for Acer's life. Mahal mo naman ang anak ko, hindi ba? You will do anything to save him, right? Dahil hindi mo naman siguro gugustuhin na makita siyang isa ng malamig na bangkay." Walang abog nitong tanong. Bakas din sa boses ng matanda ang labis na tuwa. Napakasama talaga ng matandang ito. Napahaplos siya sa singsing na kanyang suot. It was their wedding ring, kasama ng engagement ring na ibinigay nito. Kahit paman pinirmahan na niyang annulment papers, hindi niya nagawang hubarin ang singsing nila sa kasal. Umugot siya ng malalim na buntong hininga. Sobra-sobra na ang tulong na naibigay ni Sandro sa kanya. Problema niya ito, kaya dapat lang na siya ang humanap ng solusyon at hindi ang ibang tao. Sana patawarin siya ni Acer kung gagawa man siya ng bagay na labag sa loob nito para ito sa kaligtasan ng asawa niya, at ipinapangako niya sa sarili na hindi niya ipapahamak ang anak nila. Maybe you are not afraid of me anymore, seeing that you're relying too much on Morita's force and protection now. But I don't care whoever was behind your back, Annika. I'm giving you until midnight tonight. Take it or leave it." Dagdag pa nito nang hindi siya agad nakasagot. "Paano ako makasasiguro na tutupad ka sa usapan natin, Vincent?" May pagdududa niyang tanong. She also cut the formality since hindi naman kailangan iyon. "I don't care if you doubt it or not. Ikaw may kailangan sa akin, Annika. Kaya dapat lang na ako ang masusunod. Pumunta sa address na ibibigay ko sa iyo na mag-isa. Remember this. Kapag hindi ka sumunod sa usapan natin, buhay ng asawa mo magiging kapalit. Alam mo, hindi ako mangingiming tapusan ang buhay ni Acer. Kapag nagmatigas ka." Pagbabanta ni Vincent. Marin siyang napapikit. May choice pa ba siya? Malamang wala. At kung gusto niya makita pa ang asawa niya, susunod siya sa gusto nito. How can he be so cruel to his own son? Wala ba itong kahit konting pagmamahal kay Acer? "Promise me, you will set Acer free kapag tumupad ako sa usapan, Vincent." Sa uli, ay nasabi niya. Marahan pang natawa sa kabilang linya ang matandang lalaki. "You have my word, my dear daughter-in-law. Just remember our deal. Just you, no any other person involved." Huling katagang binitawan nito bago namatay ang linya. Napangisi naman si Vincent habang nakaupo sa swivel chair ng kanyang opisina. Love will really make people go blind and foolish. Same with what happened to Acer today. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Agustin para ihanda ang karilang tauhan na kukuha kay Annika. He has to make sure they can capture her safe and no harm done para magkaroon pa ito ng silbi. At kailangan din niyang masigurado na tutupad ito sa napagkasunduan nila. He can't afford to lose with just a mere human. Sa ngayon, hindi pa niya pwedeng patayin si Acer
nang sa ganoon mapakinabangan din niya si Kate sa kanyang malalaking transaksyon. Take me to Vincent, Sandro. Matapang niyang wika sa lalaki. Mabilis na nag-angat ng tingin sa kanya ang lalaki. Bakas ang disgusto sa mga mata nito sa mga sinabi niya pero wala siyang pakialam pa doon. I have talked to him a while ago. Papatayin ni Vincent sa Acer kapag hindi mo ko ibinigay sa kanya. And do you think your husband will like the thought of it? Mas gugustuhin pa niyang mamatay ka sa mapasakamay ka ni Vincent, Annika. Mag-isip ka naman. Puno ng frustration itong sambit. At ano? Hayaan ko na lang ba ang asawa ko doon na pahirapan ang sarili niyang ama? Hindi pwede yun, Sandro. Pagod na akong tumakbo. Pagod na akong magtago. Problema namin itong mag-asawa kaya hayaan mo kong magdesisyon para sa sarili ko. Puno ng determinasyon niyang wika. Sandro, frustratedly comb his hair at problemadong tumitig sa kanya. Why are you like this, Annika? Makinig ka naman sa akin. Even just this once. No, I will save my husband at kung ayaw mo ko mapahamak, then help me execute my plan. Matatag niyang wika. Let her do the job already and stop babysitting her. Lumabas ka ng opisina ko at umuwi ka na ng Russia, Alexi. May importante kami pinag-uusapan ni Annika kaya alis. Pagtataboy ni Sandro pero nakibit-balikat lang ang lalaki. I overheard everything, kaya mag-usap na kayo. Don't mind me. You don't know the whole dumb thing, Volkov. Could you just stop bickering and listen to me first? We are running out of time. She yelled impatiently as she looked at the clock. It was already 9 in the evening. Konti na lang ang oras niya. Natahimik naman ang dalawa at napatingin sa kanya. Unang nakabawi ang lalaking nangangalang Alexei at sumilay ang isang demonyong ngisi sa labi nito. Interesting. Let's hear your plan, pretty lady. Huminga siya ng malalim. As we all know, Vincent is a very strong opponent. And having Acer is a disadvantage. Lalo na't balak niyang patayin ang asawa ko. I only have 3 hours and my time is tickling. Kailangan mo kong ilabas dito, Sandro. But that plan is too risky. I don't care. Don't you get it? He loves manipulating emotions. Then let's give him what he wants. Papaniwalaan natin siya na nadadala tayo sa mga banta at pananakot niya. He won't touch me as long as I'm pregnant at kapag nakuha na niya ako, his attention will be diverted on me for a bit. And that's where you can freely attack and get my husband out. Kapag nakalabas na si Acer, he will move heaven and earth to get me. Malaking tiwala ko sa asawa ko. He can save us both as long as he's out of Vincent's claws. Mahaba niyang paliwanag. The man named Alexei clapped his hand. Impressive. Sandro, on the other hand, stared at her intently before nodding. If I cannot hold you back, then I will support you, Annika. Just make sure to stay safe and alive. I will put a tracker on you para mahanap ka namin agad. Oh, what a timing. I have a new tracker, Sandro. Wanna try it? Nakangising wika ni Alexei. The next minute, Alexei planted something inside her tooth. Nakakangilo ang proseso but she had to endure it para sa kaligtasan nila. Ano, ayos na ba yan, Volkov? Baka pumalpak yan, ha? Ani Sandro at pinukol na nagdududang tingin sa Alexei. Hindi pa ako pumapalpak kahit kailan, Moriti. Siguraduhin mo lang. Dagdag pa ng lalaki bago bumaling sa kanya. I will ask one of my trusted men to drive you out of here. Hindi na. Agad niyang tanggi. You can't go out alone. I will send her out. Ani, na isang tinig sa kanilang likuran, si Samira. Itong una niyang kinausap kanina bago si Sandro. At dahil ayaw nito sa kanya, agad itong pumayog sa alok niya. How can I be sure she'll be safe with you? Pinaningkitan nito ng mata ni Sandro. Nagkibit-balikat lang ang babae. I will destroy your plan kapag hindi niyo ako pinasali. How about that, my dear husband? Do you want me to sabotage it? Or you'll let me in? Sandro heaved a deep sigh. Okay, do your part well. Matapos ba siguro ang lahat, Samira put her to sleep to send her into the devil's trap. Mahigpit pong ipinagbibili ni Senyor Vincent na hindi po kayo pwedeng pumasok, Ma'am Kate. Ana na isang bodyguard na kaharap ni Kate. She rolled her eyes on him. Naiinis na siya dahil ilang beses na siyang tinanggihan ng bantay na nakatoka sa kinaroroonan ni Acer. Hindi pwedeng hindi niya makita ang lalaki.
Annika was heavily protected by the Moritis kaya kailangan makalabas ni Acer dito. Nang sa ganoon, kunin ito ang babae sa poder ni Zandro. Acer doesn't have a strong alliance for now dahil lahat ay hawak ni Vincent. Kaya madali niyang magugupo ang seguridad ni Annika at tuluyan itong mapatay pag nagkataon. She was so pissed with the news that she's pregnant with Acer's baby. The nerve of that woman. Siya lang dapat ang magbigay ng anak kay Acer at wala nang iba pa. Ang tagal niya naghintay at nagtiis sa kakarampot na atensyon na nakukuha niya sa lalaki tapos ganun-ganun na lang. Come on, don't you know who I am? I am one of your boss alliances at fiancé ako ni Acer, so just let me in. Mataray niyang utos. Sinanyasan niyang kanyang dalang tauhan na pilitan ang lalaki. She doesn't care if Vincent will get mad or not. She will get whatever she wants and right now, she wants Acer. So she will get him by hook or by crook. Pasensya na po talaga. Sabay-sabay silang napayuko dahil sa isang malakas na pagsabog na nagmula sa labas. Kasabay ng pagyanig ng buong mansyon. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang eardrums dahil sa sobrang lakas ng tunog na iyon. Mabilis siyang inalalayan ng kanyang tauhan palayo sa lugar habang ang ibang mga tauhan ni Vincent ay nagkakagulo na. Amoy na amoy niya rin ang mabahong singaw ng pulbura na nagmumula sa ibinatong granada. Damn it, mukhang mauunahan pa yata siya ng sino mang gustong iligtas sa Acer. Pilit siyang kumawala sa pinagkakatiwala ang tauhan ng kanyang daddy pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya at sa pilitan pa siyang tinangay palabas ng mansyon gamit ang daan sa likurang bahagi. Lumingon siya at ganoon na lang ang gulat niya nang mapagsino ang sumalakay sa lugar ni Vincent. Hindi siya pwede magkamali. One of them was Rain Velasquez at kasama nito si Constantine Rossini. Kilala ang lalaki sa lipunang kinabibilangan nila. How come that he is here? Kakampi ba ito ni Acer? Kung ganoon ay malakas ang laban ni Acer kay Vincent, kung kasangga nito si Rossini. Nang makasakay sila ng sakyan, tanawagan niya ilan sa kanyang mga tauhan para magmanman sa ikinikilos ng kampo nila Acer. Kailangan mailigpit niya si Annika sa mas lalo madaling panahon. The bomb explosion awakened Acer's hope sleep state. He hasn't taken food these past few days that made him lose a lot of strength. Kahit na nangihina siya, he can hear loud gunshots from up above. Maya-maya pa ay may bumaril na sa tarangkahan ng kulungan niya and he wasn't mistaken with his thought. His crazy friend was here for him. How sweet of you, Rain. You really came for me. Malambing niyang wika na ikinangiwi nito. Damn it. Nakakadiri ka, gago. Asik nito bago pinagbabaril ang lock ng kadena sa kanyang kamay at paa. Tom, don't you have kiss? Nakangiwi niyang reklamo. No kiss, kamahalan? Sarkastiko nitong wika bago siya hinila patayo. Faster, Acer. The mansion's gonna collapse in any minute from now. Gagong Rossini kasi yan. Napakayabang. Gusto pa ng grand entrance at binomba talaga ang mansion. Talakpan nito habang patakbo silang nagtungo pa itaas. After they get out of the mansion, the whole building collapses. Bugod siyang napailing. John, this is tiring. Inilibot niya ang tingin sa paligid at agad na nakita si Zandro palapit sa kanya. Paika-ika siya naglakad patungo sa kinaroroonan nito. Where's my wife? Zandro sighed and shook his head. She sacrificed so we can get you out. Hindi na nito natapos ang ipapansasabihin ng mabilis niyang sinuntok ang lalaki. Tom, you bastard! You put her in dangerous situation! He yelled angrily. Kala mo ba gusto ko yun? Gago! This is her idea to get you out. Dahil malaking tiwala niya makakagalo ka ng maayos sa labas. Now if you have trust in your woman, like how she trusts you, fix yourself and let's finish this dumb bottle. Acer. Masakit ang ulo ni Annika nang magising siya. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Kasalukuyan siyang nakahiga sa isang malambot na kama. Purong puti ang kulay ng silid. Halos wala siyang nakitang ibang kagamitan sa loob bukod sa isang lamesa, upuan at isang aparador. Sa puang kanyang noo, bumangon siya sa kama. Pinakaramdaman muna niya ang sarili bago marahang tumayo at nilapitan ang aparador. May nakahanda na doon mga damit. Para ba sa kanya ang lahat ng iyon? Nasaan nga ba siya ngayon? Nadismaya siya nang mapagtantong walang kahit na isang bintana ang silid. Anong klaseng lugar kaya ang pinagdalhan sa kanya?
Naramdaman niyang may mga tumunog na sapatos na paparating kaya naman mabilis siyang bumalik sa kama at doon umupo habang hinihintay na bumukas ang pinto. Nalaki ang kanyang mga mata nang makitang si Vincent ang pumasok kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Nakapaskil sa labi nito ang isang masaya at matagumpay na ngiti. Lihim din siyang napangiti. Nasaan na si Sir Vincent? Inside my mansion. Kibit-balikat nitong tanong. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Nasaan na si Sir Vincent? At saka saan mo ko dinala? Galit niyang tanong at akmang susugurin ng matanda pero mabilis siyang napigilan ng mga tauhan nito at sa pilitang pinabalik sa dati niyang pwesto. Take her easy, gentleman. Mawawala ng silbi ang babaeng iyan kapag may nangyaring masama sa bata. Ano to sa mga tauhan? Tumalima naman ang mga ito subalit hindi pa rin niluluwagan ang pagkakahawak sa kanyang braso. Relax, Sonika. Your husband will be alive and free, like I promise. I don't believe you! Sikmat niya dito. Nagkibit-balikat naman ang lalaki at naupo sa nag-iisang upuan sa salid sa kamataman siyang taningnan. Take care of yourself while you're here, Annika. You need to give birth to a healthy child who will inherit everything I have. Nakangisi nitong sambit. Matapang niya itong hinarap kahit paman puno ng kaba ang puso niya. Hindi ka magtatagumpay, Vincent. Acer will come to save me. Nagpakawala ang lalaki na isang malakas na halakak na parabang may nakakatawa sa sinabi niya. Pumalakpak pa sa ere ang matanda. I built this place a long time ago, and yet your stupid husband didn't find this place and will never be. We are on a barren island, my dear. Lalapain ang mga alaga kung buhay ang sino mong magtatangkang bumasok o umalis sa islang ito. Sige ka, at baka sumunod ka na kay Eduardo. Banguuyam nito sa kanya. Sumulak ang galit sa kanyang dibdib nang banggitin ito ang yumaon niyang ama. You don't have the right to mention my father's name. With that filthy mouth of yours, Vincent. Muli itong natawa. Vincent seemed so amused with her words and expression. Really, Annika? I prefer you call me dad, like you used to be, before. Does Eduardo haven't taught you how to respect others? Well, speaking of your father, do you wanna hear a story about Eduardo? Natigilan siya at napatingin sa matandang lalaki. Walang salitang namumutawi sa kanyang bibig kahit paman kumuha ng interes niya ang sinabi nito. Hindi maganda ang kutob niya. Bakit pakiramdam niya may masamang sasabihin sa Vincent sa kanya? Did you know that your father was supposed to be fine after his medication? Anong ibig mo sabihin? Your father is regaining his strength after his treatment. But that wasn't supposed to happen. I want a big issue that is connected to my name and it happened that your nosy father found out my secret. And guess what? I ended his life in an instant and became the most trustworthy and caring father-in-law to you. Nakangisi pa nitong salaysay. Isn't it interesting? I fooled you to the extent that you're so thankful that you have me in your life. That was so fun to see, Annika. You should have seen your face right now. Natatawa pa nitong dagdag. Nagtaas baba dahil sa galit ang kanyang dibdib sa narinig. Walang kasing sama ang lalaking ito sa paningin niya. Napakademonyo mo! May diiniyang bigas. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang katotohanan ng kanyang narinig sa mga oras na ito. Pakiramdam niya ay namamanhid ang buong niyang katawan at nawawalan siya ng lakas. Pinagkatiwalaan ka ng daddy ko. Itinuring ka niyang kaibigan. Napakasama mong demonyo ka! Sigaw niya sabay sugod sa lalaki. Mabilis naman siyang hinablot ng mga tauhan nito dahilan para mapaupo siya sa sahig. Tumayo si Vincent at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ng mahipit ang kanyang magkabilang pisngi. Kagaya ka rin ng daddy mo. Masyado kayong pakialamero. Kung nakinig ka lang sana at hiniwalayan mo agad ang anak ko, hindi mangyayari ito sa'yo. Pero anong ginawa mo? Binago mo sa Acer. Dahil sa'yo nagkandaletsa-letsa lahat ng mga plano ko. Galit na ani to. Pagkatapos ay marahas siyang binitawan. Ikaw ang dahilan ng pagdurusa mo kagaya ng si Eduardo ang may kasalanan kung bakit siya namatay. And you know what's worst? Inilihim ng asawa mo sa iyo ang katotohanan iyon. No. No, hindi totoo yan. Hindi magagawa ni Acer sa akin ang bagay na yan. You made up this lie para magalit ako sa kanya.
Anya kay Vincent habang pilit na kinukumbinsa ang sarili niya. Alam niyang maraming inililihim si Acer sa kanya pero hindi naman siguro nito gagawin ang bagay na sinasabi ni Vincent. Hindi ba? Mahal na mahal siya ng lalaki. Oh, do you really believe that my son is a good man? No, Annika. He was selfish. Hindi niya sinabi sa iyo ang bagay na ito dahil gusto ko niya masolo nang walang sagabal. Hindi ko mahal ni Acer. Gaya ng ibang babae niya. Katawan mo lang din ang habol niya. Dahil kung totoong mahal ka niya, magtatapat siya ng totoo sa iyo. Tanging hilbi lang ang naging sagot niya sa sinabi ni Vincent. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Nagtiwala siya sa lalaki na hindi ito maglilihim pa sa kanya. Ilang beses na ba silang nag-away dahil lang sa pagsisekreto nito? Magpasalamat ka na lang at bubuhayin ko pa yung anak mo, Annika. Just think of it. Has my little kindness to someone like you who almost ruined my business. Anito bago siya iniwan sa silid. Gulong-gulo ang isipan niya nang hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sahig. Nang magising siya, may nakahanda ng pagkain na tubig sa lamesa. Ayaw man niyong kumain, kumakalam na talaga sa mura niya dahil sa gutom. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Wala din siyang maaninag kung araw o gabi na ba sa labas at kung ilang oras na ba siyang nandoon. Pagkatapos kumain, tulala siyang nakahiga sa kama at nakatingin sa kawalan. Nasa ganoon siyang posisyon nang makarinig siya ng kaluskos sa labas. Sa pag-aakalang tauhan iyon ni Vincent, hindi na siya nag-abala pang kumilos. Bumukas ang pintuan nang hindi siya nakatingin dito, bagkus ay nasa dingding siya nakaharap. Tapos ka na bang kumain? Tanong na isang tinig babae. Hindi siya sumugot at nanatili na nakatalikod. Umuntong hininga ang babae. Naramdaman na lang niya na lumundo ang gilid ng kama, tanda na umupo dito ang estranghero. Isang mainit na palad ang dumampi sa kanyang balikat. Magpakatatag ka, iha. Para sa batang dinadala mo. Anito dahilan para unti-unti siyang mapalingon sa direksyon ng babae. Masyadong sincero ang boss nito na parabang totoong may malasakit ito sa kanya at sa anak niya. Pagkaharap niya, ay ilang beses siyang napakurap-kura para siguraduhin hindi siya namamalik mata. She had seen them before. The electric blue eyes that were so familiar to her. Lumipas man ang panahon at mukha ng tao dahil nagkakaedad na, sigurado siyang tama ang nakikita niya. Ikaw? Buhay ka? Ilang beses na kumurap ang ginang na nasa kanyang harapan. Confusion was written on her beautiful eyes, lalo na at napakahigpit ng kapit niya sa mga braso nito. Ikaw nga! I can't be mistaken! Maluha-luha niyang sambit. Of all people she will see, hindi niya inaasahan na ito ang makikita niya. Kilala mo ako? Maya-maya tanong ng ginang nang makabawi na ito mula sa kanyang reaksyon. Of course! I know you! Though I've only seen you in pictures. Sigurado akong ikaw nga yun pero... How come that you're here? Acer told me you're dead a long time ago. Kunot noon niyang pahayag. Nang marinig dito ang pangalan ni Acer, umaliwalas bigla ang mukha ng babae. Kilala mo ang anak ko? Nasaan na siya? At saka kumusta na siya? Sunod-sunod nitong tanong. Umalpas din ang masaganang luha mula sa mga mata ng ginang. Ako ang asawa ni Acer. You're my son's wife? And the baby is... Is this Acer's child? Maluha-luha nitong tanong at hinaplos ang kanyang tiyan. Marahan siyang tumango. Tuluyan ang napaiyak ang ginang at mahigpit siyang niyakap. I can't believe it. Magkakababy ng anak ko. Ilang sandali pa itong umiyak sa bisig niya bago tumahan at natatawang pinahid ang sariling luha. I'm sorry, Iha. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ayos lang po, ma'am. What's your name, Iha? Annika po. Magalang niyang tugon. Annika, what a nice name. I'm Camila. Voldemort, Iha. And stop calling me, ma'am. Pwede mo kong tawagin, mommy. Anito. Nahihiya naman siyang tumango. Bakit nga po pala kayo nandito? At saka bakit sinabi ni Acer na wala na kayo? Is this Vincent's Kim? Kunot noong nag-angat ng tingin ang ginang sa kanya. Vincent? My husband died a long time ago, Annika. Nalaki ang kanyang mata sa sagot ng ginang. Pero, sa Vincent ang kumidnap sa akin kapalit ang kaligtasan ni Acer. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Camila at kinuha ang kanyang kamay sa kamarahang pinisil. Listen, Iha. Vincent died on the night of the massacre.
in our mansion years ago. At ang lalaki na kakasalamuha mo ngayon ay hindi ang asawa ko, na ama ni Acer. That man is Valerian Moreno Voldemort. Anika, he was my late husband's twin brother. Oh my God! Natutop niya ang kanyang bibig sa naging revelasyon ni Camilla. Who would have thought that all this time, niloloko lang pala sila ni Vincent? Paano nangyari yun? This Acer doesn't know this truth too? Malungkot na umiling si Camilla. He didn't get a chance to tell him, Anika. Everything happened so fast. And that night, my husband's men betrayed us. They killed my husband in front of me while I was shot. He didn't know how I survived. I just woke up here and never got a chance to see the outside world again. As Valerian told me, my son is lucky for experiencing dissociative amnesia because of the emotional shock he experienced. Valerian manipulated his memory. Wala siyang naaalala sa nangyari kaya hindi niya ito pinatay bagkus ay pinakanabangan pa. Hindi niya napigil ang mapaluha kagaya nito. It must have hurt so much for her to live a life without seeing her son. Acer suffered with the thought of losing his mother too, just because of someone's evilness. But your husband is his twin. Paano niya nagawang patayin na sarili niyang kapatid? My husband has been their father's favorite since their younger years because he was good at everything, contrary to Valerian. Valerian was hidden to public, so hindi ko alam na kadahilanan at ilan lang kami nakakaalam nun. He grew up despising Vincent, lalong-lalo na magpakasal kami. Valerian courted me first but I love Vincent kaya siya ang pinakasalan ko. Pagkatapos ay ipinamana pa ng ama ni Vincent sa kanya ang mga negosyo nito pati na ang mga illegal nitong gawain. Valerian disappeared right after that and returned the night of the massacre. Pagpapatuloy nito, and maybe he didn't kill my son because he wanted an heir due to a reason that Valerian can't reproduce a child. Napatangu-tangu siya. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit ganoon na lang kadali para sa lalaki na tapusin ang buhay ni Acer dahil hindi niya itutunay na anak. He pressured and harmed Acer because he doesn't care about him in the first place. Isa lang palang instrumento ang asawa niya para mas lalong magtagumpay si Valerian sa mga gusto nito. At kaya din ito naging interesado sa anak niya dahil kapag napatay nito si Acer, ang anak niya ang gagamitin nito at ilulugmok sa kasamaan. Napadako ang tingin ni Camilla sa suot niyang singsing, lalong-lalo na sa engagement ring na ibinigay ni Acer sa kanya at bahaging napangiti. As I can see, my son loves you so much. Naalala ko pa noong maliit siya. Nabanggit ng anak ko na hihingin niya ang engagement ring ko sa tamang panahon at ibibigay niya sa babaeng mamahalin niya. He didn't took it seriously because he was still young pero hindi ko akalaing tutuparin niya ang bagay na iyon. Napangiti din siya nang malaman niyang hindi nito totoong ama ang nagpakilalang Vincent. Sa ngayon, mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ang daddy ni Acer ang pumatay sa daddy niya, kundi ang tiyuhin nito. Yes, he lied, but you know he has reasons at susubukan niya intindihin iyon. Nangyari na ang nangyari at hindi na nito maibabalik pa, ni mababago ang nakaraan. They have been fighting for too long already. And about Acer's father? He will surely won't forgive Valerian kapag nalaman nito ang totoo. But that is her problem now. Paano siya makakatakas sa lugar na iyon? And if she will escape, she will surely bring Camilla with her. Hindi niyo po ba sinubukan tumakas dito? Pag-iiba niya ng usapan. I tried, Anika. Countless times pero bigo ako. The island is very wide and besides, a helicopter was the only transportation you can use here because Valerian raised a lot of saltwater crocodiles along the vicinity. Walang makakalabas ng buhay dito kung sa dagat kadadaan. Malungkot nitong tugon. Kung ganoon, wala na pala talaga tayong pag-asa na makaalis sa lugar na ito. Bigo niyang pahayag. Muling kinuha ni Camilla ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang engagement ring. I don't know if this thing still works. My husband used to install something in this ring before, for my safety. Alam ko matalino ang anak ko, Anika. Kaya alam niya tungkol sa bagay na ito. Let's just hope he will find us here. The sooner, the better.
Kinalikot nito ang kanyang singsing. Maya-maya lang kumislap ang isang maliit at kulay pulang ilaw sa ilalim ng singsing. Shit. Why didn't Acer tell her about the tracker device beneath the ring? May ngiti sa labing ibinalik ni Camila ang singsing sa kanyang daliri. The ring suits you well. Promise me that if we can get out of here, you'll tell me about yourself, okay? Opo. Mommy Camila. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Nakakagaan pala sa damdamin kapag nararamdaman mong gusto ka ng ina ng taong mahal mo. Nakakataba ng puso. Take care of the baby, Annika. And don't make any movements without my knowledge. Ngayong nandito kayo ng apo ko, mas lalo lang nadagdagan ng determinasyon kong tumakas sa impyernong ito. Matapos na makapag-usap ni Mommy Camila, hindi na ito muli pang bumalik sa kanyang silid pero inintindi na lang niya iyon. Ayaw din niya magduda ang mga taong nakapaligid sa kanila. Sandali siyang nakaidlip, pero sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, nakarinig siya ng dagundong sa labas kasama ng walang pakundangang putok ng barila. Hindi na niya napigilan ang kanyang hikbi. Not tears of fear, nor sadness, but tears of happiness. Finally, her savior is here. Kahit puno ng kaba ang kanyang dibdib dahil sa malakas na tunog ng barilan sa labas, pilit siyang bumangon mula sa kama. Hindi siya pwedeng manatili doon at hintayin na muling balikan ng mga tauhan ni Valerian. Sasamantalahin na niya ang pagkakataong nakabukas ang pintuan. Patakbo siyang nagtungo sa labas habang panay ang kanyang lingon kung may mga bantay bang nagmamasid sa paligid. Subalit wala siyang makitang kahit na isa. Marahil abala ang mga ito sa pakikipaglaban. Napupitlag siya nang biglang may humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Annika, iha. Nakahinga siya ng maluwag na makitang si Camila pala ang nandoon. Mommy Camila, halika na. Sa likod tayo dumaan. Anito sabay hila sa kanyang kamay. Nagpatianod siya sa direksyon na pinagdalhan sa kanya ng mommy ni Acer. Tanging dasal niya ng mga oras na iyon, makalabas silang ligtas sa lugar. Nang makalabas sila sa likod bahay, bumungad sa kanya ang malawak at makulimlim na kagubatan. Gayunpaman, sumunod siya kay Camila at sabay silang sumuong sa loob ng gubat. Abot-abot ang kanyang hininga dahil sa kanilang pagtakbo. Maya-maya lang, nakarinig pa sila ng maraming yabag sa kanilang likuran. Akmang, hihinto siya dahil sa pag-asam na sila Acer ang nakasunod sa kanila pero mabilis siyang napigilan ni Camila. Keep on running, Annika. Hindi tayo nakakasigurado kung kaaway ba yan o kakampi. Kailangan natin makalabas sa lugar nito. Trust me, my son will find you no matter what. Sabi pa nito sa kanya. Tumango siya at sumang-ayon sa sinabi nito. Malayo-layo na rin sila mula sa mansyon ni Valerian. Ramdam na niya ang labis na uhaw at pawis kasabay ng pangangalay ng kanyang mga paa pero hindi sila pwedeng tumigil sa pagtakbo. Ayun sila! Narinig niya ang sigaw mula sa kanyang likuran. Habulin niyo! Kasunod na sigaw ng mga iyon ay ang pagputok ng mga baril patungo sa kanilang direksyon. Hinila siya ni Camila patungo sa isang malaking puno at doon sila nagkubli. Listen, Annika, do you know how to operate a helicopter? Humihingal nitong tanong. Tumango naman siya. I've tried, but I'm not good with it. Hindi ako sigurado kung mapapalibad ko ba na maayos, lalo na't matagal na panahon na iyon. Tugon niya rito. She was 19 years old when she tried operating a helicopter. Magkasama silang dalawa ni Wilma na tinuruan ng daddy nito noon. Mabuti na lang talaga at nagpaturo siya. She didn't expect she could use it in desperate times like this one. You can do it. Outside this forest, nandoon ang helipad na pumamay-ari ni Valerian. There is a helicopter today, used by one of his men to deliver supplies. Yun ang gamitin mo. You have to save yourself first together with my apo. Mariinit ang bilin sa kanya. Nagtataka niya itong taningnan. Paano po kayo? Hindi po ba kayo sasama sa akin? Hindi. I will buy time for you. If ever, I won't gonna make it. Please tell my son that I love him so much. Okay? Naiyak na itong sambit, sabay haplo sa kanyang pisngi. Pero mom, ayokong umalis dito nang hindi ka kasama. Mariin niyang tanggi. Please stop being stubborn and just listen to me. Pagsusumamo ni Camila. Napalingon siya sa likuran ng puno. Dinig niyang palapit na ang mga yabag. Ipinagtula ka naman siya ni Camila na umalis na.
Whatever happens, kahit na ano man ang marinig mo, huwag na huwag kang lilingon at huwag na huwag kang hihinto, okay? Keep on running, Annika.